Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinaigting pa ang pagkilos ng lahat ng ahensya ng pamahalaan para maihatid ang lahat ng tulong at pagpapatupad ng rehabilitation efforts sa gitna ng matinding epekto ng Bagyong Christine. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatutok ang pamahalaan at rumiresponde sa sitwasyon. Yan ang balitang pambansa ni Kenneth Paciente. Kenneth? Sa harap ng pananalasa ng Bagyong Christine sa ilang bahagi ng bansa, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagtulong lalo na sa mga lugar na matinding binaha. Git ng Pangulo, buong puwersa ng pamahalaan ang nakatutok at rumiresponde sa sitwasyon. Dagdag pa ng Presidente na pinaigting pa ang pagsisikap ng pamahalaan para makapaghatid ng tulong at mailatag ang rehabilitation efforts sa gitna ng matinding epekto ng bagyo lalo na sa Bicol Region. Ginagawa na rin anya lahat ng pamahalaan para makapag-outsource ng tulong para agad na maibalik sa normal ang sitwasyon ng mga naapektuhang lugar. Tinututukan din anya ng gobyerno ang sitwasyon sa Southern Tagalog at Northern Luzon kung saan sinabi ng Pangulo na ang pangunahing target ay mabawasan o di kaya ay maiwasan ang matinding pinsala, mailikas sa mga nakatira sa mga lugar na lantad sa panganib at mabigyan ng kinakailangang tulong. Nagbigay direktiba na rin umano ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na palakasin pa ang depensa sa panahon ng sakuna, gayon din ang paghihikayat sa pribadong sektor na magbigay ng tulong sa abot ng kanilang makakaya. Tiniyak naman ng punong ehekutibo na kaisa ng publiko ang pamahalaan sa harap ng kalamidad at siniguro na sisikapin nito ang agarang rehabilitasyon ng mga nasira dahil sa bagyo. Kasabay ang pagtiyak na walang Pilipino maiiwan at lahat anya ng apektado ng kalamidad ay makatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Nagbigay naman ng update si DILG Secretary John Vic Remulla sa Pangulo sa kasagsagan ng bagyo kahapon kung saan naging direktiba raw ng punong ehekutibo ang pagpapabilis ng pagbibigay ng kinakailangang gamot at atensyong medikal lalo na sa naga, oras na maging kalmado na ang panahon. Pinakikilos din niya ng mabilis at may compassion ng mga ahensya ng gobyerno para sa gipin ng mga lantad sa panganib, magbigay ng tulong at paspasan ang mga hakbang tungo sa panunumbalik ng pangunahing serbisyo sa mga apektadong lugar. Gayun din ang pagbibigay ng suporta sa mga LGU na matinding apektado ng bagyo, kasabay ang pagtiyak na ginagamit na raw ang lahat ng resources ng gobyerno para umagapay sa mga apektado ng bagyo. Mula sa PTV, Kenneth Paciente, Balitang Pambansa.